same values that help you conquer poverty and succeed in life. Okay, my question is, was also given in by our collaborative website. You're promising the poor a real chance of improving their economic standing during your term, if and when elected president. What specific initiative of your administration would you say represents your top priority in the table in order to keep the promise? How do you plan to deliver on this promise? Well, you know, when we talk about platforms, madali lang yun. Kasi mawag mong pagawa yan. Sports yan, gagawa ka lang sa programa. But I think we have to go back to ano na ba yung nagawa mo? Kaya mo pong gawin. Kasi pag hindi naman naman lahat ng expert, sa ako, nag-spokes naman tayo na lang. Alam mo yung programa, isa na yung kultura, isa na yung suda. Kailangan mo rin yung basic na kakayahan. Pag-drag ako mga po, kung ba mag-drag ng bus, isang tatay ng bayan, sabi ko, kailangan mo na siguraduhin mo, marunong mag-drive yung driver. Kasi baka hindi makarating sa parunong ng bus. And then, considering na yung bus naman natin, eh, baka sa Pilipinas, kakarang-karang din. Right. Maraming problema. Dapat din ang driver, marunong sa kakarang-karang ng bus. Mechanic. Tapos, considering yung dinadaan natin ng mga problema, ang bagyo ay, ang bus ay tumataas sa isang bagyo. Kaya mahalaga siyempre na yung driver, may karanasan sa pagmamalian ng atensyo talaga. Ito kaya ako sinabi ang halimbawa nila kasi yung kakaya, number one literato. Parang isang problema natin kasi wala literato. Kaya yung chaotic tayo, kanya-kanya. Yung halimbawa marami kasi tayong mga institusyon. Pero tayong media, Congress, Judiciary, governments, civil society. Lahat ng yan, kanya-kanyang direksyon. Pagka wala ng liderato, problema sa Mindanao, liderato din ito. Kasi pag wala ka ng liderato, maraming partners. Maraming mga plans ng laws and regulations. Na hindi mo kaya gano'n yung bayan mo sa pagkukuha. So sa akin, more than yung gagawin yung mismo, dahil madali naman yan, yung kakayahan mo para gawin yun. Kaya halimbawa yung liderato mo. Kinakailangan pakita mo, naging leader ka naman ng dati. Kasi hindi ka naman pwede out of nowhere kasi yung leader ka. Yung masabing elected by your peers before, dapat kakalap ka ng araw na makita nila sa'yo ang quality na isang leader. Sa akin, yung aspect, paano? Ako naman naging speaker of the house. Naging serial president. Na hindi naman tayo po siya nagyayawa. Pero tayo na naman ang nakagawa niyan. Na after the war, and then, nagkaroon ang karanasan ng leader ng sa privado sector. Kasi pag wala nang liderato, although, alam nga, siyempre, in the past 50 years, possible 40 years, we've never used leadership as a based right? Most of the time, it's popularity. Second is managerial ability. Because you have to buy money, it's just for me. Kasi pag sinabi mo, aagad mo yung agricultura, iaagad mo yung kolonya, may karanasan, may karanasan siya pa. Siyempre naman pagka imamanage mo naman sa akin pa lang, kung yung pang CEO ng sakit pa lang. Tatanungin siguro sa'yo, meron ka naman ako. Kasi out of nowhere, hindi na pwede darang sa kanila, imamanage mo yung ayala na, imamanage mo yung mga kopi, at imamanage mo sa mga inversyon. Na hindi man lamang kahit paano, masasabi mo yun, nagawa ka dati, executive ka pa dati, imamanage mo pa ako dati. So, yung dalawang bagay niya, napakalaga. Kasi ano man ang sabihin mo, pag wala ka ng dalawang bagay niya, para lang tayo nagbasa ng isang article sa newspaper. And
anybody can do that, anybody can write that, you can produce this writer, you know, this piece. But you must have destroyed, you must have demonstrated these qualities before. When you are already 50, 60, 45, by the time you run for president, you must have demonstrated these qualities. These are qualities that to be shown only when you want to. You must have shown, you must have demonstrated these qualities before. So based on something that cannot be inherited. You have to live it. You have to learn it. It is not something that you inherit. You must have demonstrated integrity in the past. You must have demonstrated an instance in the past, or instances in the past. You have this. Character. You must have demonstrated this in the past. It is not something that you have because your mother has had it, your father had it, your sister had it. Hindi naman, dapat ikaw, kailan mo pinakita. Otherwise, it is just an illusion. So, hindi din... Dapat siguro na yung matatawag hindi sa amin na gano'n, na ito, sa akin, character. Kasi when you say that you will eliminate corruption, kaya mo ba? Can you really go after this reward? Have you shown this quality of guts in the past? Kung wala ka pag pinapakita, it's hard to believe na kaya mo. Sinasabi mo na yan. Kasi, pero kaya mo na. Have I done it before? I have to teach a question. I have fought every piece of question. And that is the highest level, the highest level. When I was a student, character, integrity, both as a speaker and as a president, I moved, I quarreled with the president. If you look at the, my statement as a speaker, my statement as a Senate president, the Senate was characterized by independence, the House was characterized by independence. We were in time for independence as a man. Ganyan din kami sa house. Ganyan din sa house. And, sinasabi sila ang mga traditional. We moved the two times that I moved sa party. It is from admin to open. It is not open to admin. That is very important. Because when you move from open to admin, that is opportunistic. Game. But when you move from admin to open, that to me is sacrifice. Because you lose a lot. You lose the benefits of being with the administration. You join the issues. In both cases, as a speaker and as a senator, I left the administration to join the opposition. But to me, that's kind of, that's integrity. So when you show, when somebody says, this is not about a particular country, but all of us. We must be able to show or demonstrate. We must have demonstrated these qualities in the past. Because to me, if it would just be what you will do, you will say it, you will ask, you will answer, then, pwede manamit kami sa inyo sa region. But I think our country deserves more than just a statement. We must have clear evidence that we have done this in the past. We have these qualities. We have shown these qualities. Character, integrity. Again,